To be realistic, hindi din naman lahat ng bride eh afford, let's say, what, 100,000? Magkano ba, Jeng? 60? Mga ganon? 60, 70, 40, mga ganon. Merong mga bride na hindi talaga afford yung ganong klaseng halaga when it comes to their makeup on their wedding day. Sa mga panahon na to, sa hirap ng buhay, maging ano na rin tayo, practical. Jeng and I are here to save you guys! So imagine, o kaya mo palang mag-makeup ng ganito kaganda. Basta practice lang, ha? Okay, mag-give up. Practice lang, kayang-kaya natin yan. Gusto i-follow nyo lang yung mga sinabi ko. So, first tip ko is... Hi guys! Welcome back to my channel! So today, meron na naman tayong bagong video. Gagawa tayo ng bridal makeup. Yung una kong ginawa is for civil. So ito naman is para dun sa mga, ano na, yung mga ikakasal sa simbahan. Kaninang umaga, pagising ko, una ko kasing napanood, may isang makeup artist, wedding makeup artist, I think, tina-explain bakit mahal ang wedding makeup. Which is, I do fully understand. Lalo na ngayong mga panahon na to, sobrang mahal na ng wedding makeup. Kasi sabi nga nung makeup artist na yun is that hindi daw yung mga makeup brands or makeup products yung binabayaran ni bride, kundi yung time, talent, and skills. Something like that. Which is, totoo yan. Pero yun nga, to be realistic, hindi din naman lahat ng bride eh afford, let's say, what, 100,000? Magkano ba, Jeng? 60? Mga ganon? 60, 70, 40, mga ganon. Merong mga bride na hindi talaga afford yung ganong klaseng halaga when it comes to their makeup on their wedding day. Sa mga panahon na to, sa hirap ng buhay, maging ano na rin tayo, practical. Ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga ways. Mga ways na pwede ninyong gawin, just in case lang na gusto ninyong gawin yung sarili ninyong makeup on the day of your wedding. Para sa akin, it's not a bad idea to do your own makeup. If you're planning a big wedding, of course, you have to consider a makeup artist. Pero, kung simple wedding, tamang intimate wedding, it's okay to do your own makeup. Walang masama doon. And also, it's unique. Diba? Mm-hmm. Imagine, wedding day mo, ikaw yung gagawa ng makeup mo. Diba? Tapos, splurge mo na lang yung money sa ibang bagay. Exactly. Kasi yung damit, food, organizing team, yan yung mga hindi mo kayang gawin. Huwag nating ilimit yung sarili natin to the idea that you have to pay 100k or 80k or 60, 50, 40 to be pretty or to be beautiful on your wedding day. Jeng and I are here to save you guys. I want to take time doing this video kasi kasal mo yan, di ba? Hindi mo dapat i-rush yung sarili mo. I think ito yung araw na hindi ka dapat nagpa 5-minute makeup mars. So first tip ko is set the mood, set the tone. Music, para maganda yung mood. Siguro, light up a candle. Third tip is wear something like this, like a button-down shirt, para madaling tanggalin mamaya pag naka-makeup ka na. Fourth tip ko also is that hindi lahat tayo kayang mag-hair, so kumuha ng sarili mong hairstylist on that day. Okay, di ba, Jeng? Mm-hmm. First step, this one. You need a good setting spray, hydrating spray. Lahat ng makeup artist ginagawa nila, tig. And alam mo, ang maganda niyan, pagka ginagawa mo yung sarili mong makeup, Jeng. At least yung mga binili mo, let's say for example, bumili ka ng MAC setting spray, at least sa'yo na. Diba? Magagamit mo pa. Tip ko talaga sa inyo is, practicein nyo to para talagang ma-prepare mo yung sarili mo on that day if you really, really wanna do your makeup. Siyempre, sana nakatulog ka kagabi, sana nakapagpabelo ka na rin, maybe 3 weeks before, o diba, yung mga ganon, alam nyo na dapat yan. Do your responsibility to prepare yourself for the special day of your wedding. Kahit na gamitin ko lahat ng mga pinakamamahal kong makeup ngayon, hindi pa rin naabot sa 100,000 yung magagasto ko. Promise! Mag-contact lens na ako. Napaka-importante. Kung sanay ka gumamit ng contact lens, good. Pero kung hindi ka sanay gumamit ng contact lens, okay lang din. Pero pag-practicean mo na rin. Actually, aminado din ang mga makeup artist na ang contact lens ine-elevate yung makeup look. Kaya nahahalata ninyo ang laki ng pagbabago ng itsura ng mga brides on the day itself because isa sa mga factor, a good contact lens. So today, ang gagamitin ko is Fresh Look. I'm pretty sure marami na rin mga ibang mga brands dyan ng contact lenses, but let's stick to the classic. Parang sigurado. I'm using green. Tip ko lang, huwag kayong gumamit nung sobrang para magmumukha kang wolf. O yung mga ice, mga ganun. Stick with something a little bit more natural like this. Either gray, honey, hazel, or green. Anong ginagawa mo na sa hair ko, Jeng? Start na ako mag-curls. Ito yung ginagamit ko ngayon. Okay. Half is one direction yung half. Kamila. Pero open pa din. Yes. Pa-open sa face. So this is the Bobbi Brown Hydrating Water Fresh Moisturizer. Water-based. Huwag kayong gumamit ng oil-based. Kung ayaw nyo maging oily on your wedding day. Minsan kasi, pag mini-makeupan mo na yung sarili mo on that moment, syempre yun na rin yung time mo for yourself. Yeah. As a single woman. Me time. Me time.
You can search the internet what are the good primers for brides, just using whatever that I have with me right now. Primer from Benefit. As in, nabablur talaga yung pores. Nakokontrol yung oiliness. Skin prep is very important, ha? When you're doing your own makeup, uunahin ko na tong skin illuminator. I have TrueFlex Illuminator from Easy & Co. Binigay nila sa akin dati-dati pa. If you wanna be a glowing bride, skin illuminator is key. Points ng mukha ko that I want to illuminate, like that, oh. So, uunahin na natin ilagay yung mga cream. Mauna na sila. Ayan, ang ganda. A little bit on the eyebrows. And a little bit here. After that is, ang mukha mo ay napaka-glowing na, oh. Ito, okay ito ha. Easy & Co. TrueFlex Illuminator in the shade Flare. This is Happy Skin by Love Marie Lip Oil. Tsaka sasabihin ko na lang din kung ano yung mga ginamit ko para just in case gusto nyong bilhin. So, cream, cream, cream ang labanan. Okay, pero sabi ko nga, mahirap gumamit ng cream dito sa Pilipinas. Pero, kung isiset mo with powder, it's okay. This is the shade Bohemian Rose, by the way. O, diba? Ayan o. There. Cream contour, guys. Let's do the cream contouring. Kunyari, ikakasal ka. Magkano yung kaya mong i-budget for your glam? Okay. Yung realistic, ah. Ano, mga 20. Maganda na yung 20. Tama. Ako reasonable sa akin yung 20. May pupuntahan na yung 20,000. Yes. Tsaka minsan, depende kasi kung nasan yung location. Kung magde-destination wedding ka, ibig sabihin, may budget ka. Itong ginagawa natin ngayon, para nga dun sa mga kulang sa budget, or parang it's not wise for them to spend so much on makeup. Ang makeup talaga, yes, it's important, but actually yan yung una mong tatanggalin pagkatapos ng wedding. Gagamitin natin si detail. Shade Caramel. Synthetic lahat ng ginagamit kong brush ngayon, ha? So, let's follow up with a beauty blender just to make sure na everything is blended. Itong Detail Fresh Filter, one of my favorite foundations na hindi masyadong hot. Ganda ng prep natin. I love it. I am using the NYX Professional Makeup, the Brow Glue, which is to everyday ko to ginagamit, ah. So, first, ang ginagawa ko is kinukot ko muna lahat ng strand ng kilay. Saka ko siya ikukumb pataas. Kasi alam ko maraming naka-appreciate nung video natin nung civil wedding dyan. Maraming nanood na niyo. Meron kaming video pala, yung civil wedding. Panoorin nyo yun. Ilalagay ko dito. Ayun. Gumawa din kami noon. Habang malambot pa, is i-shape mo na. Kunin na natin ang ating setting powder. So, I'm gonna use my Laura Mercier setting powder, but you can use any translucent powder, pero ito maganda to. Syempre, it's your special day. Laura Mercier translucent, okay? Translucent. And then, put it under your makeup. Naalala ko si Albert Cornyawan before. Kwento niya sa akin na isa sa mga important sa kanya, ito, yung pag-bake na yung after yung foundation. Talaga daw, sobrang dami daw niyang nilalagay na ganito. Gagawin ko lang yung kilay ko, guys. Kasi seryoso tayo today. Yes, naglagay rin ako ng extensions. Ito na lang muna yung kilay natin. Magbabago pa yan later. Prep lang yan. Okay? Siyempre, pag pupunta yung makeup artist, hindi lang naman siya yung pupunta. Dalawa yung PA niya o kaya hindi ko alam. Malaki talaga. Sobrang laki nung gasto. Lalo na kung manggagaling sa ibang lugar yung makeup artist mo. Mapapagano ka talaga din. In fair. Totoo yan. Pero siyempre, kung afford, naman. Kapag talagang handang-handa naman para dun sa makeup, wala kang makakapigil sa'yo. Ikaw, ate, kung ikaw yung ikakasal, saan ka mag-splurge? Mag-splurge ako dun sa event. Dun sa mismong program event. Which is kasali na dun yung food, organizing team, yung para dun sa mga bisita. Dun ako mag-splurge. Anything na para sa mga bisita like entertainment, food, the venue, the styling of the venue, I will get the best of the best para dun. Siyempre, di ba, gusto mo na memorable yung wedding mo. Siyempre, you will get the best planner. The whole experience. I think dun ako mag-splurge sa experience. And next is of course yung gown ko. Di ba? Pero minsan kasi yung gown, minsan mo lang kasi gamitin eh. Pero syempre, kung
designer, ganun, hal talaga Mars. Yeah. Next is honeymoon. Okay. Out of the country ka ba? I mean, ang honeymoon ang ko? Honeymoon. Of course! Anong gagawin mo dito sa Pilipinas? Char. Okay, next is, I will do na my eyeshadow, okay? Eyeshadow ng mga bride is really super simple, okay? Huwag tayong mag-smoky eyes, para awan nyo na. I would suggest a very natural, neutral look, which is ito, na shade. NCN Cosmetics, can't talk right now, I'm doing cute girl shit. Bago, kaka-open ko lang, nahanap ko sa aking baul. And use this kind of brush, fluffy kind of brush. And ever so lightly, blend it on your eyelids. Ayan, o oh, diba ganda? Seryoso talaga, napansin ko talaga. Brown eyeshadow, ganito oh. Tapos lalagyan nila ng glitter dito sa gitna. Yun yung nakita kong common denominator. Kukuha lang ako ngayon ng mas maliit na brush. Mas maliit kesa dun sa gamit ko kanina. Itong mas dark na brown. Lagay lang natin konti dito. Ganda na. Ganda na lang eyeshadow natin oh. Nice. Gagamit ako ng yung pencil ng Tevian na shade Mavornin. Instead of using black eyeliner, let's use this and then later on, we will blend it, okay? Pwede mo siyang i-smudge. So, pakunti-kunti lang para mamaya maganda yung lapat ng lashes. Ooh, kita mo yung difference? Yan o, ganda ng difference oh. Slowly, it's coming together. Mag-add lang tayo ng a little bit of excitement in there. Lagyan natin ng konting glitter dahil nakikita ko ay mukhang puso ngayon yung parang ay. Gagamitin ko muna itong liquid chururut ng Tevian. Lalagay ko siya sa kamay ko. This is the multi-glaze eyeshadow pen. Little bride! O, diba? Lalagay natin siya dyan. Para magkaroon ka ng parang wet look on your eyes, Mars. Pero konti lang ha, huwag sobra. Hindi ko alam kung nakikita niyo, but in person, me right now, nakikita ko siya. And ang ganda niya. Okay, ngayon guys, ready na tayo maglagay ng ating lashes. And pag maglalagay ko yun ng lashes, just make sure na i-massage nyo yung mga lashes. Kasi pag natutusok yung mata mo, it means medyo mahaba-haba. Hindi tama yung size ng lashes for you. Damihan nyo lang, huwag kayong magtipid ng lash. Sabihin mo muna kay hairstylist na wait lang po. Ganyan itong lashes na to ng polish. Okay guys, so ngayon nalagay ko ng aking lashes and complete na siya actually. So now gagawin ko lang is i-press ko lang na ganun para mas maganda yung lapat. Don't forget to do this before you apply your waterproof mascara, okay? Waterproof mascara by Maybelline New York, the Falsies Lash Lift. Maglalagay ng glitter liner sa ilalim ng mata para maging bright yung mata. Nasaan si Doyen? Yung best friend kong si Doyen. BFF ko yun eh. So far, ganda! Well, nag-ano na tayo kanina, nag-cream contour na tayo kanina, di ba? Nag-Rare Beauty Cream Contour. I-set na natin yung ating mga ganon. Get your contour brush and get your favorite matte contour and just secure the bag. Oh, kita mo yung pagbabago, ganda. Alam mo talaga, pag sineseryoso ko mag-makeup, ang ganda ng effect. Pero pag kasi lumalabas kami, parang wala akong pakialam kanina. Okay na yan. Blush na tayo! Ang nakikita ko ng mga ginagamit na blush ng mga makeup artist is talagang para baby pink. Hanap tayo ng baby pink. Na marami akong blushes dyan. Maybelline Fit Me in the shade Rose. And ito, meron na rin siyang parang konting glow. So, maganda yun. Kung anong meron kayong highlighter, as long as it's subtle and pino siya, like this, it will give you the result na parang ganito. Yung parang you're glowing from within. Bakit glowy yung mga bride? It's because they use a super fine highlighter na hindi masyadong blinding. Gusto ko nang lagyan ng highlighter here, dito sa aking tear ducts. So, kumain din kayo kahit ano lang, sandwich, o kaya salad, mga ganun. So, at least lang may laman yung chan nyo. Importante yan. Just finalizing everything. Ang ganda nung hair, ang ganda rin nung ano, wala tayong veil. Oh.
Hindi, sila na bahala dyan. One important thing also is your lipstick. Pwede na natin tanggalin yung lip oil. Sakto pala, naka-bridal nails din ako, Jeng. Mm-hmm. So, ang una kong ilalagay is itong Maybelline Superstay Vanille Ink. Ito kasi matibay ito eh. In the shade Cheeky. Oh, diba? At least itong makeup natin, Jeng, ano, mix ng high-end and drugstore. Yes. Kunin mo yung Maybelline Matte in Lips on Pulse. CM07. Yung tinitignan nyo kanina. Ayan. Tapos ang gawin na is, ilagay nga sa loob. Okay, so ang gagawin po namin is i-finalize namin pati yung hair and also isusuot ko yung white na top ko para mag-final look na tayo dahil ganda na lang makeup ko. Okay, wait lang. I'll be back. Wait. Yan o. Ito na yung result ng ating makeup look for today. Ganda! Yan o. Ganda, Mars! Sino ka dyan? Sino ka dyan? Ang ganda rin ng hair! Wow! I cannot believe na naging ganito yung result natin. So, so, so beautiful! Trabaho na ng hairstylist yung hair mo. So, ngayon, maglalagay lang ako ng accessories and syempre yung veil mo. Ayan, ilagay mo na rin dito. Ang cute nung top natin as our... Ang ganda, 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 ganda. So imagine, oh, kaya mo palang mag-makeup ng ganito kaganda. Basta practice lang, ha? Huwag kayong mag-give up. Practice lang. Kayang-kaya natin yan. Basta i-follow nyo lang yung mga sinabi ko, yung mga tips ko. Tapos kumuha kayo ng ano, magaling na photographer. Ganun. Doon nyo ilagay yung budget. Photographer, videographer, yan. There you go. Hair by Jen Calvan. Oh. Tapos ka na? Pwede na ba ako mag-posing-posing? Yes. For the video. Kaka-posing ko, nakalimutan kong mag-thank you at mag-outro dito sa video. Ayun, sana nagustuhan ninyo itong wedding makeup look natin for today. Ako ang masasabi ko lang is that, yun nga, hindi nyo kailangan gumasto ng sobrang-sobrang laki para sa makeup ninyo. Pero kung afford nyo naman is go, push nyo yan. Ilaban nyo yan, kayang-kaya nyo itong makeup look na to, guys. Ang importante is maging successful yung wedding day ninyo. And also, syempre, maging successful yung marriage ninyo. So, para sa mga angels ko dyan na ikakasal na, i-try niyo tong makeup na to, okay? Love you guys! Bye! Mwah.